Alam niyo po ba mga kaplantito, mga kaplantita, ang avatar po ay isa po sa mga top rare na Mayana. Ayan po, isa po siya sa mga top rare na Mayana. This mini garden. For today's vlog, tuturuan ko kayo ng konting kaalaman ko sa pag-aalaga po ng mga avatar. Nitong ating avatar. Ayan, ito po siya. I-share ko lang po yung konting kaalaman na na-research ko po, tsaka po na-experience ko dito po sa pag-aalaga ng mga avatar. Kaso isa pa lang po ang variety ng avatar ko. Ayan, nabigay po sa akin ni Ma'am Jing Tang. Ito po siya. Ayan. Alam niyo po ba mga kaplantito, mga kaplantita, ang avatar po ay isa po sa mga top rare na Mayana. Ayan po, isa po siya sa mga top rare na Mayana. Siguro po kaya rin po sinabi na top rare Mayana siya kasi napakahirap niya pong alagaan. Ang tawag ko nga po dito sa avatar na to ay Madam Avatar. Ayan po. Kasi sobra po yung pag-aalaga ko sa kanya. Ang binubuhos ko pong pag-aalaga sa kanya ay tinatawag ko na TLC or Tender Love and Care. Kasi talaga ho naman na pag umuulan, talagang sinisilong ko po siya. Tsaka po sa gabi na inaano ko na baka umulan, nakasilong na po siya dito po. Ayan, napakaganda po ng kanyang mga dahon. Ayan, pagka po ang ating avatar ay namumuti ang dahon, doon na po siya nag-umpisa na umapangit na po yung dahon niya, na parang nagmamatured na po siya pagka po namumuti na po yung mga dahon niya. Ayan po. Tsaka po pagka po meron po kayong nakikita sa avatar natin na nabe-burn na po yung leaves niya, ayan, gaya nga po nito oh, na-burn na po siya. Tanggalin niyo po para po hindi po mahawa yung iba po niya, mga dahon. Ayan po. Tatanggalin niyo po yan. Pero kung mapapansin niyo po mga kaplantito, mga kaplantita, ang ganda-ganda po ng avatar, ano. At saka siguro kaya rin po siya tinawag na avatar. Kasi nga po, meron po siyang kakayahan na mag-change color. Kasi di po ba ganun po yung sa movie na avatar. Nag-change color po siya. Kaya rin po siguro na doon po siya kinuha, yung pangalan niya. Yun po eh, sa ano ko lang po, sa aking palagay lang po. Hindi ko pa po alam kung ano po talaga yung ano, yung main reason kung ba't po siya tinawag na avatar. Ayan po. Umpisahan po natin sa ano, pagdidilig po ng ating mga avatar. Hindi po siya matubig. Ayaw niya po ng masyadong maraming tubig. Hindi po gaya ng mga ating mga Mayana po na kailangan po nating diligan ng 2 times a day. Ito pong si Avatar, hindi niya po kailangan na araw-araw po siyang diligan. Hanggat ang lupa niya po ay basa pa, huwag po natin siyang didiligan kasi madali po siyang mabulok. Kaya paano po natin malalaman kung basa pa po ang lupa ng ano niya, kung basa pa po yung lupa niya? Ganito lang po. Kuha lang po kayo ng stick. Yan. Pag ganyan po, parang basa rin po yung stick. Iyon po yung sign na hindi pa po siya pwedeng diligan kasi basa pa po siya. Ayan. Tingnan niyo po, basa pa siya. Tsaka rin po, ang avatar din po, hindi okay din po naman sa kanya na maulanan, pero ayaw niya po na mababad sa ulan. Kailangan po, okay lang po sa kanya yung maanggihan ng ulan. Kaya po pagka po ganitong season na tag-ulan, ilalagay po natin siya sa hindi ganong lugar na nauulanan. Ayan, ako nga po, dito po siya nilalagay malapit sa bintana namin. Kasi po, meron siyang bubong. Pero pagka po, ano naman, yung naanggihan na po siya ng ulan, pinapasok ko na po siya kasi masyado na po maraming, ano, maraming tubig ang ma-absorb niya. Ayan po.
Ang pangalawa nga po ay ang sun exposure. Ang mga avatar ay ayaw din niya po ng, ano, ng direct sunlight. Ang kailangan niya lang po ay morning sunlight. Pero wag din po masyadong mula umaga hanggang tanghali po. Pagka ano po kasi ako, pagka papa, ilalagay ko lang po siya dito sa may araw. Tapos mga 10 o'clock po, akyat na po ako nun para iusod po siya sa walang araw. Hindi nga po gaya nitong aking ano, ito pong aking frog pit. Ito pong aking frog pit ay kaya niya po na maghapon po siyang nasa initan. Kayang-kaya niya po yun. Kasi nga po, ang texture po ng dahon ng frog pit eh, makapal din po. At saka po ito, makapal po yung dahon nito. Kaya po siguro kayang-kaya niya po na direct sunlight. Hindi nga po gaya dito sa avatar na manipis lang po yung dahon niya, madali po siyang ma-burn. Ayan po. Ayun po yung kaibahan po ng avatar sa mga ano po, common na mga mayana. Common or uncommon, ganun po. Ayan. Ang mga avatar nga po ay kayang-kaya niya po talaga mag-iba-iba ng mga kulay. Ayan, napakaganda niya po. Minsan kulay yellow po siya. Minsan kulay pink. Tapos nagiging, pagka po siya naging white, yun na po, yun na po yung sign mga kaplantito, mga kaplantita, na kailangan po, wag na po muna natin siyang i-expose sa direct, sa sunlight po. Kahit sa morning sunlight po, wag mo muna po natin siyang i-expose. Ilagay lang po muna natin siya sa shaded area para po hindi magtuloy po yung pagpangit or pag-matured ng mga dahon niya. Ating mga mayana ay gustong gusto po nila ng araw at dun po sila nag-change color. Ang atin pong Madam Avatar ay ayaw niya po ng sobrang naaarawan. Nga pong ating si Avatar Mayana, kahit hindi po siya nakakakuha ng sapat na sikat ng araw, ay kaya niya pong mag-change color. Ayan po. Kahit po hindi po siya sobrang ano, direct sunlight, nakakapag-change color po siya. Hindi po gaya na iba nating mga mayana na pagka po hindi naka-direct sunlight ay maputla ang kulay. Pero siya naman po ay kabaligtaran. Kahit hindi po siya naaarawan na masyado, dun po lumalabas yung kulay niya at dun din po siya nag-change ng kanyang kulay. Ayan po ang ano, katangian po ng ating Madam Avatar. Lalagyan po natin siya ng Osmocote. Ang Osmocote po ay every 3 months po. 3 months lang po ay maglalagay ng Osmocote sa kanya. Siya lang po ang mayana na nilagyan ko ng Osmocote kasi nga po, siya po si Madam Avatar. Ayan po. Kung mapapansin niyo rin po, marami na po siyang baby leaves. Wala pa pong 1 week to binibigay sa akin ni Ma'am Jingtang, pero ayan na po. Yung mga baby leaves niya lumalaki na po. Ayun nga po mga kaplantito, mga kaplantita. Sana nga po may natutunan po kayo sa akin na konting kaalaman po sa pag-aalaga po ng ating mga avatar mayana. Ayun, don't forget to like, share, and subscribe. Hit niyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga video ko. Melody's Mini Garden po, ang inyong Mayana Queen. Bye po, see you on my next vlog!